Ay, madumi lens natin, oh. Yes, sir, mga kaibigan! Welcome back to our YouTube channel. Today, pupunta na pala tayo sa Meiko Kaohsiung at aalilmin natin kung paano ang proseso ng releasing ng passport. So, wala nang intro-intro pa. Let's go! So, eto na nga, no, mga kaibigan. Ano pa ang scenario? Ba't kailangan natin magpa-appoint bago tayo marilisa ng passport kahit releasing na natin? Kasi ganito yon. Nung nandun ako, nung Linggo, may mga kapwa tayong OFW na releasing na sila, pero hindi sila nakapagpa-appoint. Eh, hindi talaga sila nirelisan. Kahit anong pakiusap ng mga kapwa natin, eh talagang hindi sila nirelisan ng representative ng Meiko, no? No? Kasi nga, ganun ang scenario. So, importante na mag-fill up muna tayo ng appointment para sa releasing ng passport, para i-release ang passport natin. Kasi ganun sila kahipit ngayon, eh. Sabi naman nung representative, Monday to Friday, kahit hindi na kayo magpa-appoint, okay lang. Kasi nga, kukunti lang ang tao noon, di ba? But pag Sunday, dahil marami ang tao, kailangan magpa-appoint tayo para makuha natin ang ating passport. Kasi kung hindi kayo magpa-appoint noon, wala, hindi rin nire-release ang passport nyo. Kaya kung makaawa kayo, wala mong iyari. Kaya ilalagay ko na lang yung picture ng QR code. Ang gagawin nyo, i-post nyo muna yung video ko. Tapos, i-screenshot nyo yung QR code. I-scan nyo. Makikita nyo doon kung saan kayo dadali ng website. So, kaya mag-fill up ng mga kailangang pilapan para sa appointment. Ilalagay ko na rin yung picture kung ano yung mga dapat yung sundin, ano. So, sana medyo mayroon akong natulungan, lalo-lalo na sa mga kapwa natin ko OFW na nag-i-layoff ng Sunday para lang marilis ang kanilang passport. Pag naman po natin makakalimutan na, magpa-appoint po na tayo, lalo na pag Sunday ang release ng passport nyo. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunood. Maldito out. Peace!